Tayong deficit dead lift ngayon. 2 inches deficit sumo dead lift ng same, alam ko same weight lang to nung nakaraan. Siguro papababain lang natin yung RPE. Deficit tempo sumo dead lift. So deficit siya, 2 inches, sinuhat ko na yan. Lagpas pa nga ng konti. Tapos yung eccentric niya, yung ibig sabihin ng eccentric is yung pababa, yung downward motion na pag binababa mo, is tempo. Okay, dahan-dahan. So, 2x4. Then, may back offsets ako ng mga accessories. Puro accessories na lang yun. Goblet, squat, etc. So, let's go. Hopefully, umayon sa nararapat, man. So, bakit ko ginagawa yan? Siyempre, quad dominant na ako. So, kumbaga, once na nag-deficit ka kasi, mas ma-highlight yung hamstrings. I-work natin yung hamstrings natin, siyempre. Feeling ko weakness ko yun eh, kasi quad dominant talaga akong tao. So, let's go! Tulog ka.
ma-emphasize to, man, bago matapos yung vlog. Alam kong sobrang gaan lang yan. 50kg yan. Volume workout yan na Spato Press. Gusto ko lang i-highlight to. Reason is, kung wala yan sa program ko, shoutout kami Melvin, hindi ko madidiscovery ang technique na ginawa ko dyan. Kung napapansin nyo, ang ginawa ko dyan, yung couple na tawag dito. Basta ito, yung dalawang bone sa likod nyo na to, or muscle ba yun, ipapagdikit mo siya na parang nakaganyan, nakakalso siya. So, sobrang magiging stable ka nun. So, kung mapapansin nyo yung bar path ko dyan compared sa mga ibang bar path ko, technique ko nung nakaraan, mas maayos. Hindi man best, pero better siya. And at the same time, kung napansin nyo nung nakaraang video is, nag-trial and error kami ng stance, which is yung ipapasok mo yung paa mo, which is para sa akin, since mahaba kasi yung paa ko, hindi talaga siya tumugma sa akin. Feeling ko, hindi ako makapag-leg drive, hindi ako stable, pero yung stance ko na yan, yung leg drive ko na yan, which is yung before, which is nagawa ko na to sa dalawang competition ko. Actually, tatlong competition ko na nagawa ko gantong stance. Is mas stable ako. Then, yung scapula niya talaga, man. Next, ano, pag nag-ano ako, pag meron akong bench session, turo ko sa inyo to. Trial and error lang kasi talaga yung mga technique, man. Hindi porket ganyan yung technique ng idol mo, is gagayahin mo na rin. Pwede mo siyang gayahin, imimik, pero at the end of the day, kailangan mong alamin kung ano yung technique na nararapat sa'yo. Kasi hindi naman kayo na parehas ng body structure. Each lifter, kumbaga merong iba-ibang leverage yan, eh. Kumbaga, oo, gagayahin mo siya, pero paano yung form niya, hindi naman akma sa'yo. Diba? Katulad na lang sa leg drive. Kikoy Melvin, pinagawa niya sa akin yung papasok. Effective sa kanya, kasi yung bias niya maliit. Eh ako, ang haba ng legs ko. So, nahihirapan ako. At sa hindi ako stable. Alamin nyo rin kung saan papabor yung katawan nyo. Maliit na tip, pero sobrang helpful na ito, men. Alamin nyo kung saan kayo nararapat na technique. At saka, magpasok kayo ng mga lightweight na volume na workout. Kasi, hindi to lightweight, men. Kung hindi ko madidiscover itong technique na to, eh. Pag confident ka sa weight, so hindi ka matatakot mag-testing ng iba't ibang form, ganun. So, yung form na to, sobrang stable ko dito. Ewan ko na lang kung madadala ko to sa heavyweight, which is malalaman natin sa susunod na block, since papunta tayo dun sa heavy block. So, malalaman natin kung effective to sa heavy weight. Okay, pero men, sobrang sulid ng form ko dito sa bench. Para sa akin, ha. Again, hanapin nyo lang kung saan kayo narapat. Hanapin nyo saan yung leverage nyo. Kung saan kayo effective. Kahit anong lift man yan, kung saan kayo effective, dun kayo, men. Okay? Let's go. Sam's Blue the Vlog. Peace!